Magandang buhay everyone! Nagbabalik pong muli ang YouTube channel ko. So, ang gagawin po natin ay embutido. Pero yung embutido, yung evolution niya ay pakikita ko sa inyo. Hindi simpleng embutido lang yung gagawin natin. Pakikita ko po sa inyo na yung sa isang tinimplang gawang embutido, yung marami tayong magagawa sa kanya. Kaya po ito ay tatitle ko ng evolution of embutido. So, need po natin ang carrots, bell pepper po. Yung bell pepper po, siguro makikita ninyo na iba't iba yung kulay niya. May yellow po yan at saka red na pinagsama ko. Kasi kung nakapanood po kayo sa aking mga dating video, gusto ko laging colorful yung aking mga menu. Then yung pong ating mga pan-design, makikita nyo po kung bakit ko po nakabukod yung mga pan-design na yan at kung may mga gani-ganito. Mamaya po pag nag-start na tayo, yung ating wurstel, egg, carrots, pasas, ang tatlo nating whole egg, saka margarine, pwede rin pong butter, pwede rin pong mantika, kung ano po yung available sa bahay nyo, pwede rin po natin yung gamitin sa paggawa ng recipe nito. Then, nakikita nyo po, may bacon tayo na nilagay ko na siya sa kanyang pan. Ang ating pasas, paminta, oyster sauce, tsaka ito po yung pinag-mix-mix ko na magic sarap, asukal, asin, at garlic powder. So, para kakaunti na lang yung lagayan natin, nai-imisin ko after nito. So, pinag-mix ko na po siya sa isang lagayan. Pero po yung mga sukat niya, yung lahat ng measurement na mga ingredients ko, makikita nyo po yan after ng video ko sa baba, yung sa description box. So, sa pickles po, yung ginamit ko at giniling ko, yung ganito pong nabibili sa Italy. Kasi nasa Italy po ako, so wala po kumatagpuan na sweet pickles. Kasi kung sa Pilipinas po, ang tanda ko po, gumagamit kami ng sweet pickles na yung pong local brand na ram. Ito na lang po yung sinasubstitute ko pag kailangan ko ng pickles. Ating cornstarch. So, cornstarch po yung ginagamit ko as binder o sa para sa embutido. Pero pwede rin po kayong gumamit ng breadcrumbs at harina. Ako lang po mas prepared ko, mas nasasarapan ako pag yung ginamit ko, kasi natry ko na po yung dalawang yun sa mga Paskong pagluluto, na mas nasasarapan ako dun sa cornstarch. Kasi pansarili lang po ito, so hindi ko po prepared yung harina. Kasi kung tutuusin, mas mura din yun kung bibilhin natin, lalo na sa Pilipinas. Kasi po yung harina, pag pang negosyo, ginagamit po yun natin kasi as extender. So medyo naiiba lang po yung lasa ng ating embutido pag ganon. Kaya mas pinili ko na po yung cornstarch. Pero nasa inyo rin po yung kung ano po yung gusto nyo sa tatlo. Pwede po lahat gamitin yun. Breadcrumbs, harina, at cornstarch. Ng milk. Pwede pong evaporated milk, pwede pong fresh milk, pwede pong heavy cream. So, bakit po ako gumagamit nito para sa embutido? Kasi pampalinamnam din po siya para yung pong karne natin mas lalong smooth pagkakainin natin. Rog na paminta, pwede po kayong gumamit ng yung pamintang puti kung meron pong available sa inyo. Kasi para hindi po merong itim-itim yung inyong embutido. So, wala po ako, kaya ito na lang po yung ginamit ko. Yan ang ating sibuyas. So, lahat po yan, dinaan ko na lang po sa ating gilingan. So, kung wala naman po kayong gilingan, pwede rin po kayong gumawa ng embutido. So, mano-mano lang. Gagayatin nyo po ng pino yung lahat ng ingredients na giniling ko. Sa carrots po, para mapadali kayo, siguro naman lahat ng tahanan may ganito. Pwede nyo pong irin dito yung carrots. Para po, mas madali. Tsaka yung pong sibuyas. So, need din po natin ng llanera at saka yung mga pan na ganito. Makikita nyo po mamaya kung bakit po may ganito tayo. At aluminum foil. So, let's start na po. Buo natin ang paggawa ng ating embutido butter. Yan. So, inilaho ko na po yung carrots. Mix-mix na po natin muna. Then, susunod po natin yung sibuyas. Isa-isa lang din po natin ilalagay yung ating mga ingredients. Then, make it halo-halo.
Siguro po nagtataka kayo bakit garlic powder yung ginamit ko. Kasi po ako, prepared ko talaga na powder ang gamitin kong as bawang. So ito po yung ating mix-mix na seasoning. So pwede rin po kayong gumamit ng giniling na bawang kung yun ang gusto nyo. So mas prepared ko lang po pag sa embutido, ang ginagamit ko po ay garlic powder. Minta, mix na lang po natin lahat para sabay-sabay natin haloy ng ating pickles. Then, ang ating bell pepper. Ating milk. Ating oyster sauce. Halo-halo po muna natin. Sunod po natin yung atay after na ma-halo-halo natin. Yung pong atay, pwede pong i-substitute nyo yung reno liver spread na nabibili natin sa Pilipinas. So, dito po sa Italy, minsan hindi kami nakakatagpunan. Tsaka, para po sa akin, mas gusto ko yung itong atay na lang po yung ilaw. Pero, pwede nyo pong i-substitute yun. Kung ayaw nyo po siyang lagyan ng atay. Konti lang naman po yung ilalagay nyo. Then, yung ating itlog. Ang itlog po, kita nyo, minix ko siya. Kasi hanggat maaari po yung itlog, hindi ko hinalalahok ng direct. Kasi minsan po, sira yung itlog. So, maapektuhan na po yung ating ginagawang recipe. Kahit po sa cake, mas maganda po, i-separate. Buksan nyo na yung itlog, i-separate nyo. Kasi pag naapektuhan yung ginagawa yung food, so, lalo't nagtitinda kayo, lugi na kayo. Kasi hindi naman natin pwedeng ibenta kung sakaling nalahokan na siya ng bulok na itlog. Then, ilalahok na natin ang ating cornstarch. Para mag-mix siya ng ayos, then isa siya sa binder nga nito na hindi pagka naluto po siya, pag ginagayat na natin yung embutido, naghihiwa-hiwalay. So, yun po yung silbi ng cornstarch sa embutido. Po ng embutido, para din po siyang cake. Hindi nyo kailangan siyang i-overmix kasi pag na-overmix siya, magtutubig na siya yung mga nutrient nung ating pong ginagawang embutido, maglalabasan. So, pangit. Pangit na po yung tubig. Nagtutubig siya kay tubig. Kaya po yung tama lang at sapat na halo lang. Ayoko nga po siyang ma-overmix. Yung sakto lang. Pag gumamit po kayo ng kamay medyo pirat-pirat na ganun, ma-overmix na po siya. Hindi na po kagandahan yun. Then, napabayaan natin na mga 5 minutes na nakamix, pag na-mix natin to. So, ready na po natin ibalo. So, ngayon naman po, ang unahin po natin kung bakit ko siya tinawag yung recipe ko ng evolution of embutido. Sa isang batter po na embutido, makakagawa tayo ng iba't ibang style na menu na pwede nating ihayin sa ating handaan, sa mga special nating handaan. At saka, pwede nating fanggi, pwede rin nating pangnegosyo. Didiskartehan lang po ninyo dahil pag pangnegosyo talaga, kailangan nyo ng extender, damihan nyo po yung harina o kaya yung cornstarch. So, gagawa po tayo ng hardenera o everlasting hardenera. Ito po yung tawag dito. Maiba naman po yung style, pero embutido butter pa din po yung gamit natin. So, kailangan po natin ng... Ang everlasting hardenera po, pwede natin siyang iserve ng upside down. So, para po maganda yung ilalim niya, mas prepared ko po lagyan ng parchment paper para sigurado po. So, ito po ay aking pinahira na ng margarine. Pwede pong butter, pwede rin pong mantika yung gamitin nyo. Lahat po ng parte ng yanera. Ito po ng butter, margarine, o mantika. Pwede rin po mantika kung ano pong available. Bali na. At kaya po may ganito tayo kanina yung sinasabi ko sa inyo. Ito po yung pandecorate ko sa aking everlasting hardenera. Magiging creative lang po tayo. Lalagay po natin yung carrots. So, gagayatin nyo po yung carrots sa mga ganito lang ang style. Kaya nga maging creative. Then yung pong bell pepper na yellow, angki red, pati po red. Kung meron po kayong pineapple chunks, pwede nyo po siyang lagyan. So, para po mas maganda. So, ako po wala. Kaya ito na lang. Kung ano na lang pong available sa amin. Then po yung wurstel natin. Yung hotdog. So, para kaakit-akit siya pagka inihayin na po natin.
na yung pambasas, lagyan po natin ng konti. Nasa sa inyo na po yun kung paano isinyo siya i-stylan. Wala po sinusunod na rules doon. Then, lagyan din po natin ng boiled egg. Naginayat na po natin siya. Kabilang tabi. Siya lagyan ng embutido butter. Iwe-well-pack po natin siya para po maganda. Pagpantinda po, tinataakal puhan ng mga cup measurement na ganito. So, pang amin lang po to, kaya hindi ko na po siya tinakal. So, nalagyan na po natin, then press-press ng konti. So, sisimulan na uli po natin mag-decorate. Yan, bulet. Yan, tapos na po siya. Ang steamer nyo po ay stainless o aluminum. So, kailangan nyo pong takloban yung mga ganito ang niluluto nyo. So, kung bamboo naman po yung steamer nyo, hindi nyo na po kailangan yung kasi yung, hindi po siya nagtutubig yung mga ganung klase ng steamer. Yan. Kukubera nyo po siya ng ganito ng aluminum foil. Then, ako po para mas sigurado, pinaplastic ko pa po siya. Bago ko siya i-steam. Then, ibubuho lang natin siya. Mga isang oras po ito sa steamer. Pagkakulo po ng tubig, mga 1 hour. Na medium fire at okay na po siya. Ito po yung ating isang klase na ginawa sa ating embutido butter. So, ang tawag po natin dito ay everlasting hardenera. Pwede pong everlasting pero hindi din pong hardenera. Pinagsama ko na lang yung name. Then, makikita ninyo, meron akong nakaprepare dito na pan. Parang ito po ay yung loaf pan na maliit ang ginamit ko. Kasi mas maganda po sana kung rectangle yung gagamitin yung ulmahan. So, gagawin naman po natin ay ang ating embutido bacon. So, ito po yan ha. Nilagyan na po ng bacon yung. Lalagyan din lang po natin ng embutido butter. Lang po sa isang klase ng luto natin ito, kailangan nyo po ng oven. Yung oven po, iseset na ninyo. Then, iseset nyo siya sa 160 degrees Celsius. Yung akin po ha, pag Fahrenheit po. So, depende po kasi sa oven yun eh. Yung oven ko, degrees Celsius. So, nasa 160 po siya. Ino-oven ko po siya ng 45 minutes. Kasi pag nag-golden brown na po yung bacon, ito po mong nasa ibabaw na to, okay na po siya, luto na po siya. Dahil po, babatas po yung may init. Ayan, press-press din po natin ng konti sa mga tabi-tabi. So, ilalagay natin na pong sasarado siya ng bacon na to. Ayan. Salitan lang po yung gagawin natin. Yun po yung technique. Hanggang sa matapos po siya hanggang dulo. Atin siya ng bacon. Magiging golden brown po ito. Makikita nyo po after po malutong. Yummy, yummy. Ang tawag ko naman po dito ang aking embutido bacon. Ito po tayo sa ating embutido. Dalawa pong klase yung way ng pagbabalot ng embutido kung gusto nyo. Kasi kung aayaw nyo po ng meron po siyang filling sa gitna tulad ng hotdog at eggs. At yung pong sadyang puro yung gusto nyo. Kasi minsan po yun ang ginagawa ko. Ginigiling ko din po yung Worcester na kasama nito. Para po, pagbabalot ay isahan na lang. So, kung ayaw nyo po ng gumamit ng plastic na ganito sa ating pagluluto, pakita rin ko rin po sa inyo mamaya. So, ang pakikita ko po muna sa inyo ay kung paano magbalot na ginagamitan po natin ng plastic. At so, pwede po kayong gumamit ng ganitong support kung sa Pilipinas. At so, 1 cup po ito, sinukat ko. Pwede po kayong gumamit ng cling film kung ayaw nyo pong gumamit ng support kung wala po kayong available. Ganito po. Tatakalin nyo din lang. Mas madali lang po ang paggagawa pag support. Ganigalituhin nyo lang po siya. Then press-press ng konti. Spread natin. Ayan. So, yan. Ganito na po siya. Then, bago po natin siya ilalagay sa aluminum foil.
po yung puro, yung wala po siyang palaman sa loob na hot dog at eggs. Ito lang po yung kabilang dulo. So, pwede na po siya. Tcharan! Back po tayo sa nakasanayan nating pagbabalot ng embutido. Nilagyan po natin ng margarine. Pinahidan po natin para hindi magkapit-kapit siya pag tinanggal natin siya. Then, yung ating embutido butter. So, ito naman po yung may palaman sa loob. So, ating oyster. Alternate po yung gagawin natin para po mas maganda. Kasi minsan kaya hindi po naglalagay ng itlog yung iba. Kasi po i-steam natin to. So, pag in-steam po natin to, ang itlog kasi, pag na-overcook, nangingitim yung pinaka ganitong yelong kulay niya. So, kaya yung iba, hindi po siya naglalagay ng itlog. Kaya yung puro lang siya. Tapos yung herdo binigilin nila. So then, atin pong i-roll. Then medyo press para pumapasagit na yung ating palaman. Yan, para po tayo nagagawa ng sushi. Then, yan, i-roll po natin. Yan, jaran! Ito po ang ating XXL embutido. Classic. Then, atin pong i-twist lang yung magkabilang dulo. So, atin po siyang i-steam ng 45 minutes to 1 hour. Isa lang kasi kumukulo na po yung ating tubig. After 1 hour po, nakaluto na tayo ng ating embutido. So, paglamig po nito, gagayatin po natin siya ng pabilog. Then, ipaparide po natin. Pakita ko rin po sa inyo kung anong itsura niya pag naprito. But pwede nyo rin po itong kainin ng hindi piniprito. Tignan muna po natin ngayon ay ang kuyong ating binalot na walang plastic. Yan, ito po siya. Yung ating embutido. Hindi natin ginamitan ng plastic. Yan, ganito po ang itsura niya. Then, ito naman po yung ginamitan natin ng plastic. Yan. Ganito po yung itsura naman niya. Kasi pag naka-plastic po talagang well-form po yung embutido natin. So, asin lang po natin sa plastic bago po natin siya ihayin. So, normal po na kaunting may kaunting nagtutubig ito ng konti kasi may mga gulay nga pong lahok na ang ating embutido. Po yung walang plastic, medyo mahaba. Tapos ito naman po yung naka-plastic. Now, yan, nagsisimula na po tayo magprito. Nagayat ko na po siya. Ganyan po ang itsura niya pag nagayat natin ang embutido. Colorful, marikit. Nyo rin pong prituhin yung embutido ng buo then bago nyo gayatin. O pwedeng gayatin nyo muna bago nyo prituhin. Yan, tulad po ng ginagawa ko. Ito naman po yung ating Hardenera Everlasting kung tawagin sa Pilipinas. Ito po yung ibabaw niya. So, mamaya tatry po natin siyang itao para makita naman po ninyo yung ilalim niya. Kasi upside down po na pwede siyang iserve. Ganituhin nyo muna ng kutsilyo. Kung yung may pang ganito kayong pancake na yung hindi po kumakapit. So, okay rin po yung gamitin nyo. Yan! Ang ating Everlasting Hardenera. Luto naman po natin sa oven yung ating bacon embutido. So, yan. Luto na rin po siyang. So, bali akin po siyang ino-oven sa low of ng 1 hour. 180 degrees Celsius po yung init ng oven. So, ito naman po yung ating ino-oven na embutido butter. Ang akin pong bacon embutido. So, yan. Ganito po yung itsura niya pag natanggal po natin sa pan. Ito na po. Ba't ko po tinawag na yung aking menu ngayon ay Evolution of Embutido? My own version.
So, yung embutido po, naka-i-steam lang na ating pong hinangusan, steamer. Yung ganito po yung itsura niya. Yung may palaman, ganyan po itsura. Yung nasa unang linya. Then, yung pangalawa pong linya, yung pong walang palaman sa loob. Yan, ganyan naman po yung itsura niya. Then, yung patatlo po, yung pinirito ko siya ng buo. Yan. Ganyan. Tapos, yung pong pangapat, yun pong tinoast natin siya. Ginahit muna natin siya bago natin siya pinirito ng medyo toast. Kasi pag mga ganito, itong mga ganitong tipo po, masarap din pang ulam pero mas masarap din siyang ipalaman sa mga tinapay. So marami po din silbi to. Panghayin na, pampalaman pa. At pwedeng parigalo pa. So ito po ang nagawa ko sa aking tinimplang embutido butter. So, yan po yung mga napalabas ko. Kaya sana po nagustuhan nyo. Finally, natapos na din po. Medyo magawa lang po ng konti. Pero nag-i-enjoy ka naman sa ginagawa mo. Kaya okay lang. Finally, tapos na po tayo. So, it's time to kain na na. So, ito po yung aking bacon embutido. Ang aking Hardenera Everlasting po. Then, yung pong evolution ng apat na klase ng embutido. So, nilagyan ko po ng konting ketchup yung dulo kasi pagka-steam po yung kinakain ko. Minsan ayoko na siyang iprito dahil lang may kaka-oil pa. So, nilalagyan ko din agad po siya ng ketchup pagbago ko kainin. Yan. So, tapos na po tayo. Kaya mulit-muli po, kung bago kayo sa channel ko, mas bago ako. Please subscribe at pakipindot nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video. So, ingat po tayong lahat. God bless you all. I love you all. At salamat po ng madami sa lahat ng mga subscribers ko na patuloy na nagtitiwala sa akin. Hanggang sa muli po. Bye-bye!